Part 8. Hindi maiwasang magtaka ni Belinda sa kinikilos ni Van. Wala man sinasabi, pero biglang naramdaman ni Belinda na may mali kay Van. Pagod at inaantok man siya, pero napansin niya agad iyon. Nakagat niya tuloy ang labi at saka huminga ng malalim. Gusto ko sana, pero marami pa kasi akong gagawin at kailangang tapusin. Hindi pa ako pwedeng umuwi, Belinda gently said to Van. Tinanggal niya ang yakap at medyo lumayo para tignan si Van. Napatitig siya kay Van. Gulo ang buhok nito at talagang kapansin-pansin na may kung ano sa kanya. Are you okay? May nangyari ba? Nag-alalang tanong ni Belinda nang hindi na niya mapigilan ang sarili at hinawakan ang pisngi ni Van para matignan ito ng maayos. Mapungay na tinignan ni Van si Belinda. Naninikip pa rin ang dibdib ni Van sa guilty na nararamdaman niya. I'm fine, tanging nasambit ni Van kay Belinda habang nakatitig ito mismo sa mukha ni Belinda. They both looked at each other's faces. Come on, what is it? Sa trabaho ba? May problema sa trabaho. Nanuyot ang lalamunan ni Van nang makita ang sobrang pag-aalala ni Belinda sa kanya gayong alam ni Van sa sarili niya kung anong ginawa niya. Nag-aalala si Belinda nang hindi alam na galing si Van sa pakikipagsiping sa ibang babae. I'm fine. Ikaw, bakit hanggang ngayon nagtatrabaho ka pa? Van suddenly tried to act normal. Para mas kapani-pani walang ayos lang si Van, umayos ito sa pagkakaupo at lumayo kay Belinda. Binalingan ni Van ang ginagawa ni Belinda at nang mabasa kung ano iyon ay hindi na niya maiwasang ikunot ang noo niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at hindi mapigilan ikuyom ang kamao nang makitang binabago ni Belinda ang mga natapos na niyang trabaho para sa project. Hindi pa kontento si Belinda sa sinabi ni Van na ayos siya gayong kitang-kita niya kanina ang sobrang pagod at problemadong itsura ni Van, but she looked at the paperwork that she's doing. Pilit na ngiti ang ginawa niya habang nakatingin sa lamesa niyang punong-puno ng mga papeles. At sa ibaba ay mga nalukot na bond paper. Laking pasasalamat niya na tinulungan siya kanina ni Chrysal, kung hindi ay baka hindi niya makakalahati ang ginagawa. Tinulungan siya ni Chrysal for almost 2 hours, pero dahil kailangan naman niyang umuwi ay naiwan si Belinda mag-isa. Belinda sighed again while looking at her desk. Kahit na nakakalahati na siya ay hindi pa rin ito kayang matapos hanggang bukas at maipasa ng alas 8 ng umaga. Ginagawa na ni Belinda ang lahat, pero kitang-kita niyang kulang pa rin ang ginagawa niya para matapos sa tamang oras ang trabaho. Pinaulit ni Manager Cecilia, mukhang hindi pasok sa panlasa niya ang mga natapos na namin ni Leah kaya pinapaulit niya ulit, mahinahong sambit ni Belinda at bumalik sa pagkakaupo. Lahat, tanong ni Van nang hindi tinitignan si Belinda at nanatili lang ang tingin sa mga papeles. Oo, lahat. I'm sorry. Gusto ko na talaga sanang umuwi, but I still need to work. Umuwi ka na at magpahinga. I can't go home with you, Belinda said and started doing her work again. Van can't help but sigh. Napag-aralan lahat ni Van ang mga natapos na design at paperwork ni Belinda at Leah and he can guarantee that it was good, pero dahil alam ni Van kung anong rason ng mama niya kaya nito pinaulit kay Belinda ay napapapikit na lang ng mariin si Van. Pinaulit ng mama niya ang lahat dahil gusto ng mama niyang pahirapan si Belinda. Malinaw iyon kay Van. Did you eat? Van asked and pulled a chair to sit beside Belinda. Sinulyapan siya ni Belinda. Oo, salamat kay Chrysal. She brought me food and helped me a while ago. Tutulong din sana si Leah, pero kailangan niyang pumunta sa summit, Belinda said while looking at Van. Gutom ka pa ba? I can buy food for you. Umiling agad si Belinda sa narinig. Hindi ka pa ba uuwi? Belinda asked Van. Tulungan na kita rito and I can't leave you here working late. Give me half of it. Tatapusin ko, Van said. Nang hindi gumalaw si Belinda na ibigay ang kalahati ng kanyang ginagawa ay si Van na ang mismong nag-abot. Thank you, Belinda whispered and kissed Van's cheek. Van tried everything to not look at her. Natatakot siya na makita ni Belinda ang halo-halong emosyon sa kanya, mas lalong natatakot siyang makita ni Belinda kung gaano siya nagigilty ngayon. They both started working after that. Binilisan ni Van ang ginagawa at inayos ng mabuti para hindi na ipaulit-ulit ng mama niya ang lahat kay Belinda. Ilang beses naman napapasulyap si Van kay Belinda sa tabi nito ng ilang beses na itong humikab at talagang kitang-kita na ang panghihina niya.
Hindi na nagulat si Van nang ilang sandali lang ay nahulog na ang ulo ni Belinda sa balikat nito. Van sighed and let Belinda sleep. Inaantok na rin si Van, pero hindi siya nagpatinag at nagpatuloy sa pagtatapos ng mga trabaho ni Belinda. Nang mag-alas apat na nang humikab at nang awit na rin si Van, but even if he already felt tired, he continued what he was doing. Mas binilisan pa nga niya ang galaw habang tinatapos ang mga dapat gawin. Kasabay din noon ay ang pagdating ni Leah na agad na tumulong kay Van sa ginagawa. Leah didn't ask or what, agad lang siyang nagsimula sa pagtulong. 6 AM nang tuluyang matapos ni Van ang lahat ng nasa mesa ni Belinda at ang mga natira na lang ay ang mga kinuha ni Leah na siya namang tinatrabaho niya sa lamesa nito. Gisingin mo na si Belinda para makauwi na kayo. Ako na ang tatapos ng iba rito. Mabuti at nakapagpahinga at nakatulog ako sa van kanina, so ako na ang bahala rito. Tell Belinda also if she wants to be absent today, she can. Ako na lang ang kakausap kay manager Cecilia kung magtanong siya at ako na rin ang magpapasa nito. Van nodded to Leah when she said that. Salamat, Van simply said. Imbes na gisingin si Belinda ay binuhat na lang niya ito. Laking pasasalamat na lang nila na wala pang pumasok na ibang empleyado. Naisakay na ni Van si Belinda at papasok na sana si Van sa driver's seat nang tumunog ang phone ni Van. Van closed his eyes when he saw Zai's name on his screen. Where are you? Kanina pa kita hinahanap rito. Bakit umalis ka agad? Ni hindi mo ako sinabihan na aalis ka pala. Van tiredly looks at Belinda who is peacefully sleeping inside his car. May ginagawa lang ako. Wala na ako sa Tagaytay. Let's just see each other the next day. May mga gagawin pa kasi ako at hindi pwedeng, but, Van, you need to come back here. Hindi ba nasabi ni Tita Cecilia na pupunta sila rito? Pupunta rin ang parents ko rito for breakfast, baka nga nandito na sila, eh. Napahilot sa noo si Van. Iha, good morning. Until he heard his mom on the other line. Your mama is here na. Please, come back here right now. Tita Cecilia, good morning po. After that, the call ended. Van looks at Belinda again before closing his eyes dahil alam niyang kailangan niyang iwan ulit si Belinda at pumunta sa Tagaytay. The last thing he doesn't want to happen is his mother getting angry again and getting hysterical. At hindi rin gusto ni Van na malaman ng ina niya ang pagiging malambot niya kay Belinda at pagkakagusto na kay Belinda ngayon dahil alam ni Van na kapag nalaman ng mama niya iyon ay mas papahirapan niya si Belinda. Van can protect Belinda from his mom, pero hindi niya gustong saktan ang ina niya gayong alam niya na iyon ang unang mararamdaman ng ina niya kapag nalaman na wala na sa isip ni Van ang paghigantihan si Belinda. Labag sa loob ni Van ang bumalik pagkatapos ihatid si Belinda sa bahay niya. Pagbalik niya ay kitang-kita niya ang buong pamilyang nakaupo na sa mahabang mesa, kasama na roon ang pamilya ni Zai. Zai immediately saw him at agad siya nitong nilapitan at niyakap. Ang daya mo, umalis ka nang hindi ako ginigising. Don't be a workaholic, please. Zai said and immediately kissed Van sa harap ng lahat. Napapikit siya at lumayo agad pagkahalik ni Zai sa kanya. Let's eat, that's only what Van said. Ramdam ni Van ang titig sa kanya ng lolo niya, pero sinubukan niyang hindi pansinin. He just greeted Zai's family and then after that, he sat her down. Bakit ba kasi pinapatagal pa? You two should just get married. Para naman may pamangkin na kami. Sambit ni Vera. Well, Zai still needs to finish his last year in college, Zai's mom said. Zai can finish her studies while she is with Van, tita. Kaya nang ang buhayin ni Van si Zai sa daming perang pumapasok sa account ni Van. His last investment is really something huge. Ni hindi na niya kailangang maging CEO, eh. Van just wanted to stand up and leave. Hindi niya gustong pinag-uusapan siya. That's the reason why I was really proud of my son despite what his father did to me. And I love my son dahil pinili nito ang apelyido ko at hindi ang apelyido ng ama niya. Ma, let's not talk about that, please. We're eating. Saka kailangan ko pang pumunta sa kumpanya because bakit ka babalik? Zai is here. Kaya ng kumpanya na hindi ka pumasok ng ilang araw. Huwag kang bastos at iwan ang fiancé mo rito para lang sa kumpanya. Hindi na nagawang umapila ni Van nang magsalita na ang lolo niya.
Van looked at his lolo and saw how angry he is now. Literal na napabangon si Belinda nang magising siya at makitang tanghali na. She looked around and tried to think where she was. Umawang na lang ang labi ni Belinda nang mapagtantong nasa kwarto siya sa bahay ni Van. Halos mapamura si Belinda nang maalala ang maraming trabaho na kailangan niyang gawin. Ni hindi dapat siya umidlip dahil sa napakaraming trabaho na nakalagay sa lamesa niya. Mabilis siyang lumabas at hinanap si Van, but instead of Van, ibang tao ang nakaupo sa sofa. Belinda stopped and didn't know what to do when she saw a guy sitting on the sofa. "Who are you?" Kunot noong tanong ng lalaki kay Belinda nang makita niya rin to. "Hindi ba dapat ako ang nagtatanong noon?" Belinda asked habang napakurap-kurap. Tumayo ang lalaki at tinignan siya. "Well, I'm Warren. I'm the owner's cousin. So, how about you? Babae ka ng pinsan ko." Umawang ang labi ni Belinda nang marinig yun. "I'm his wife," Belinda said, na medyo natigilan din at nakagat ang labi nang maalala yung huling pagpunta ng mga pinsan ni Van dito at saka pinag-utos nitong huwag siyang bababa. Mas ramiin na lang ang kagat ni Belinda sa labi niya nang marinig ang pagtawa ni Warren na parabang nakakatawa ang sinabi ni Belinda. "Anong nakakatawa? Totoo, asawa niya ako." Belinda shouldn't have said that kasi baka mamaya magalit si Van na pinangunahan niya ito pagpapakilala sa pinsan niya, pero hindi na mapigilan ni Belinda gayong makita niya sa mukha ni Warren na imposible na asawa nga siya ni Van. Lumapit pa si Belinda at inilabas ang daliri niya kung nasaan ang singsing na bigay mismo ni Van noong kinasal sila. Hindi sana papansinin ni Warren iyon, but he stopped when he saw a familiar ring. Kumunat ang noo niya at hinayla ang kamay ni Belinda na ikinagulat naman ni Belinda. Warren stared at it seriously and then sighed, unable to believe na iyon ang singsing na pinabili ni Van kay Warren. "No, why would Van marry when Van is engaged?" Warren couldn't help but ask himself that. Warren is a cousin of Van on his father's side, the reason why he is not in Tagaytay. Galit si Van sa ama niya, but Van is really close to all his cousins on his father's side. Mas close pa nga ito sa mga pinsan niya sa father's side kaysa sa mother's side. Belinda immediately pulled her hand nang akmang tatanggalin ni Warren ang singsing roon. "Asawa niya talaga ako. Kung hindi ka pa naniniwala, edi bahala ka. Hindi kita pipilitin." Nakasimangot na sambit ni Belinda at sa kanil ay bat ang tingin. "Asa na ba kasi si Van?" Belinda whispered while Warren looked at her intently. Warren just suddenly laughed sarcastically nang may mapagtanto ito. Ngayong natitigan niya si Belinda ay napagtanto niyang kamukha ito ng bagong asawa ng papa ni Van. Warren didn't believe that Van really continued what he said when he was drunk. "Kumain ka na ba? O anong gusto mo? Kape? Juice? Tea? Ipapahanda ko na lang kay Manang." Belinda asked Warren ang sulyapan niya ito. Warren immediately looked away, "Just get me some juice," Warren said and got his phone and started typing a message for his cousin. "Warren, ganda ng asawa mo, ah. Kamukha ng asawa ng papa mo, tinuloy mo. I told you, don't involve innocent women in your anger towards your dad and his wife. Van, pinapatawag ka ni Lolo. He is waiting for you in his room." Nang marinig ni Van iyon ay napaayos siya sa pagkakaupo. He was planning to talk to his Lolo and he thought that it was the best time to do so. Pagpasok na pagpasok ni Van sa kwarto ng Lolo niya ay tinapunan siya agad ng masamang tingin ng Lolo. "You left here earlier and what? Pinuntahan mo ang babaeng iyon. Kasama pa ba iyan sa planong saktan siya?" Mariin at mabilis na tanong ng lolo ni Van sa kanya, hindi man lang niya hinayaang magsalita si Van. Van sighed, "Lolo, hindi ba pwedeng huwag na natin ituloy? Ni hindi alam ni Belinda kung nasaan ang mama niya and yet, we are here. Going to do something," napalunok na lang si Van nang ihagis ng lolo niya ang nahawak ang gamit mula sa lamesa sa tabi niya. "Nababaliw ka na ba? We already talked yet you are still trying to convince me for something like that." Tandang padamdam panipik, galit na bulyo ng lolo niya. "I want to stop this. I don't want to hurt Belinda, Lolo," matapang na ani ni Van sa lolo, pero galit lang siyang tinawanan ng lolo niya. "Anong nangyari? Sa ating dalawa, you are the most angry because you saw how your mom tried to take her life.
Nababaliw ka na para sabihing titigil ka, parang sinabi mo na rin nakalimutan na ang hirap at sakit na naramdaman ng mama mo noong mga panahong iyon. Napapikit si Van at nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin ang bagay na alam niyang mas ikakagalit ng lolo niya, pero gusto niyang sabihin dahil iyon ang totoo. I think I already love her. I can't hurt her. Let's stop this. Natahimik at hindi makapaniwalang tinignan ni Don Villariva ang apo nang marinig ito. He can't believe what his grandson said. He can't understand why his grandson suddenly said that. Talaga bang hindi mo na iniisip ang mararamdaman ng mama mo kapag nalaman niyang nagkakaganyan ka na sa dapat ay pinaghihigantihan mo? Don Villariva seriously asked, Lolo, you said you love your mother, but while hearing those words from you, you're frivitsking just like your father. Nanghihina si Van sa narinig. Van tried to stop himself from falling in love with Belinda, but every day that they were together, nakikilala niya ito at nagugustuhan. When Van first saw Belinda, ramdam na niya na may iba, but he tried to hide that using his anger. But now, it's already clear that Van really is in love with Belinda and he already wants to stop the plan. Sasaktan mo rin ang mama mo gaya ng ginawa ng ama mo. Pinagkatiwala ko sa iyo ang planong ito dahil akala ko sapat ang galit mo, pero ano tong mga lumalabas sa bibig mo? Magsasalita sana si Van, pero if you are going to tell me the same frivitsking thing you told me, just shut up your mouth. I want you to break that woman's heart immediately. Stick to the plan, Van. Durugan mo ang lahat sa kanya, or else, ako ang gagalaw. You know me, Van. Kung hindi mo na siya kayang saktan, I can frivitsking do it. Laglag ang balikat ni Van nang lumabas siya sa kwarto. Sarado ang isip ng lolo niya dahil sa galit. Van was once like that when he started the plan, but right now, habang nakikilala niya si Belinda at nakakasama niya, nabubuksan din ang isip niya. Belinda doesn't deserve the pain and all. She's an innocent. Van was going to message Belinda when a text message entered his inbox. Gustong-gusto nang umalis at umuwi ni Van nang mabasa niya ang text ni Wendell sa kanya. He didn't know that he was there. At anong ginagawa nito sa bahay niya? Van can't live Tagaytay kahit anong gusto niya dahil binabantayan ng lolo niya ang galaw niya. Don't frivitsking say anything to her, Warren, mariing sambit ni Van kay Warren nang tawagan niya ito. So you want me to cover your wrongdoings? No, what I want you to do is just shut up and don't say anything to her. Please, and that is the first time Van said those words. Bigla siyang natakot. Biglang namuo ang takot sa dibdib ni Van habang iniisip na malalaman ni Belinda na sa una pa lang, niloloko na siya ni Van. That the cheating issues of her ex, the marriage, and all is just a part of the plan. And Van didn't think that he would feel this kind of fear in his life. Pakiramdam niya, kapag nalaman ni Belinda ang kagaguhan niya ay iiwan siya nito and thinking that makes Van really scared. I know she's innocent, so please, Warren, don't say anything to her. Hindi nakapagsalita agad si Warren nang marinig na nahihirapan si Van. This is the first time. Warren looked at Belinda nang lumabas ito galing sa kitchen. Warren sighed and closed his eyes. Fine, I would never say anything to her. Hinahanap ka niya kanina pa. Talk to her. Takang tinignan ni Belinda si Warren nang tawagin siya nito. Belinda even pointed to herself. Your husband is on the line. Kausapin mo, Warren seriously said. After hearing that, halos takbuhin ni Belinda ang distansya para makuha ang phone nito. Van, nakatulog ako. Hindi ko natapos iyong trabaho ko. Tapos anong oras na at hindi na ako makakapasok sa trabaho? Baka mamaya matanggal na ako. Mabilis at tarantang sambit ni Belinda kay Van. Hindi naman maiwasang mamangha si Warren nang makita ang kadaldala ni Belinda habang kausap ang pinsan nito. Kilala kasi ni Warren ang pinsan niyang si Van na iritado. Kapag may kumakausap sa kanya ng ganoon. Sa kabila naman ng maraming iniisip at sobrang bigat na dibdib, nagawa pa rin matawa ni Van. Baby, your work is surely done right now. Natapos ko na halos lahat, may kaunti lang na naiwan kay Leah, so at this time, nasa lamesa na iyon ng bagong manager. Relax, mahinahong sambit ni Van kay Belinda.
Umawang ang labi ni Belinda. Sorry kasi mukhang ikaw pa yung napuyat ng sobra at napagod. Ang dami nun, Van. Van sighed because he felt relaxed now after hearing Belinda's voice. Kailan ka uuwi? Babawi talaga ako. Talaga, babawi ka? Van asked while already smiling. Opo, babawi ako. Just prepare yourself. Your lips are enough, Belinda. Halos mapula ang mukha ni Belinda sa narinig. Mabilis na lang tuloy tumalikod si Belinda kay Warren para itago ang pamumula niya. Okay, mahinang ani ni Belinda. Napataas naman ang kilay si Van sa narinig. Okay, he waited for Belinda to say the next thing and then he just couldn't help but laugh when he heard what Belinda said. Okay, I'll prepare myself. Kahit hindi nakikita, alam ni Van na sobrang pula na ng mukha ni Belinda. I love you. Hindi na napigilan ni Van ang sabihin niyon. Van sighed and closed his eyes. He already missed Belinda so much. Ha? Gulat na tanong ni Belinda. Kumalabog ang dibdib niya at hindi alam ang gagawin sa sobrang kaba. Did she hear it right? I said I love you. Pag-uulit ni Belinda na talaga namang parang ikinahilo na niya sa gulat. Halos mawalan sa katinuan si Belinda nang marinig ang bagay na iyon. She never expected or even thought that Van would say those three words. I love you. Shit. Sinabi ba niyang I love you? Wala sa sariling tanong ni Belinda at hinarap si Warren nang tuluyang maibaba ni Van ang tawag dahil may tumawag sa pangalan niya. What the heck are you saying? Takang tanong ni Warren dahil hindi niya gaanong narinig ang sinabi ni Belinda. Napatikip si Belinda sa labi at hindi mapigilan ang tumili. Biglang wala siyang pakialam kung may tao sa harap niya. She can't help but shout after those words sink into her head. He said he loves me. Parang tanggang sambit ni Belinda kay Warren. Umawang ang labi ni Warren at hindi alam ang sasabihin at iisipin. Bago pa makapagsalita si Warren ay nagtatakbo na si Belinda papunta sa taas habang hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa labi. Ang tanging nagawa na lang tuloy ni Warren ay panoorin si Belinda na sobrang sayang umaakyat. Napabuntong hininga na lang ito at talagang hindi alam kung anong iisipin. Van said I love you to Belinda. Parte ba iyon ng plano? Hindi alam ni Warren ang sagot sa tanong na iyon sa isip niya. If that is just a part of the plan, then Warren can already say that Van will succeed in hurting Belinda. Ngayon niya lang nakita si Belinda, pero kitang-kita na sa mata niya at galaw niya na may gusto na rin ito kay Van at mukhang hindi lang gusto, kung hindi ay hulog na ito. Van, you will hurt that innocent woman very much. Bulong na lang ni Warren at sinandal ang buong katawan sa sofa. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang tumayo at nagdesisyong umalis na lang at babalik na lang kung nandito na si Van. Belinda immediately got her phone. Imbes na tawagan si Leah at itanong ang tungkol sa trabaho ay hindi yun ang unang ginawa ni Belinda. Belinda just started texting Van while biting her nails. Mas nanguna ang excitement na matanong kung totoo ba ang sinabi ng asawa niya. Belinda, you love me. Tarantang taranta si Belinda nang masend niya iyon. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib niya at parang sisibog na ata ang dibdib niya. Kahit naman siguro ay magugulat at matataranta. Alam ni Belinda kung anong relasyon ang meron sila kaya talagang nakakagulat iyon para sa kanya. Mahal siya ni Van. Shit! Mahal siya ng asawa niya. Van looked at his phone while Zai was beside him. Nagdesisyon ang lahat na maligo sa dagat, so he also needed to go there. Van did everything to hide his phone from Zai while reading the text message that entered his inbox. Nakagat na lang ni Van ang labi nang makita ang text ng asawa. Van, why? Ayaw mo. Van did everything to type that without Zai noticing. Alam ni Van na parehas niyang niloloko si Zai at Belinda, pero gagawa siya ng paraan para maayos ang gulong to. Mahirap, pero susubukan ni Van na kumbansihin ang mama niya na itigil na ang paghihiganti at ipaintindi sa kanya na hindi kasalanan ni Belinda ang kasalanang ginawa ng mama niya. Van just really doesn't know when he is going to talk to his mom. Belinda, bakit? Napanguso si Van sa nabasa. Van, I just love you. Walang bakit doon, Belinda. I just felt it. Belinda bit her nails more when Van replied. Napatitig siya roon ng matagal at hindi alam ang susunod na i-text.
Kinakabahan siya at hindi siya makapag-isip ng tama. Napatagal sa pag-iisip si Belinda kaya hindi naman maiwasang mainip ni Van na siya namang naghihintay ng reply ni Belinda. Napapikit si Belinda at napatayo nang may pumasok ulit na text ni Van. Naglakad ito pabalik-balik at talagang hindi alam ang sasabihin. Hanggang sa suklayan niya ang sariling buhok at herninga ng malalim. Then she started typing a message. Belinda, I love you too. Halos bitawan na ni Belinda ang phone niya pagkasend niya ng apat na salitang iyon kay Van. Bigla siyang mas lalong kinabahan sa magiging reply nito. While Van, on the other hand, can't stop from coughing when he saw Belinda's reply. Umiinom kasi siya nang basahin niya ang text. You okay? Tanong ni Zai sa kanya nang tuloy-tuloy ito sa pag-ubo. Tumanggaw si Van at agad na tinago muna ang phone dahil baka mapansin nito na may text siya. Halos mawala rin si Van sa nabasa. She loves him too. Shit! Napalunok si Van at talagang gustong gusto na niyang umalis at bumalik sa bahay niya para may akap si Belinda. Hindi ka ba makikisali sa mga pinsan mo? Zai asked the Van at hindi maiwasang magtaka. Nararamdaman ni Zai na parang may nag-iba kay Van, pero tinaggal niya lang sa isip dahil baka mali lang siya. Masyado pang maaga para mag-inom. Van simply said. Dahil kinausap ni Zai si Van, hindi na nagawang mag-reply si Van kay Belinda. When he saw that Zai was busy again, Van got his phone. Mabilis na nagtipa ng message kay Belinda. Van, I want to go home. I want to kiss you. I want to be with you. Belinda sighed when she read that message after waiting for almost 30 minutes. Belinda, umuwi ka na. Belinda bit her lips while sending that message. Van, uuwi ako agad kapag tapos na ako rito. Matulog ka at magpalakas, you'll get tired tonight, baby. Parang nakalutang si Belinda sa buong oras na iyon. They didn't stop texting until night. Halos hindi matanggal ang excitement sa katawan ni Belinda ng gumabi na at nakatanggap siya ng message mula kay Van na pauwi na ito. Kailangang sumama ni Zai kinagabihan sa magulang niya, so Van felt happy when he learned that. Pag-alis ay agad ding umalis si Van para umuwi na. Van didn't even say goodbye to his mom and other family. He just left dahil masyado na siyang uhaw na makita si Belinda. Van humped. Belinda can't help but moan immediately when Van immediately kissed her pagpasok pa lang sa kwarto nila. You love me? Van immediately asked after those kisses. Belinda nodded and said those words again personally. I love you. Napapikit si Van at humigpit ang hawak sa bewang ni Belinda. Nababaliw na nga siguro si Van dahil sa kabila ng maraming iniisip ay hindi niya maiwasang sumaya nang marinig niya ang mga salitang iyon. Muling hinalikan ni Van si Belinda saka pinagdikit ang noo nilang dalawa. Napalunok si Van saka tinignan ang labi ni Belinda. I love you too, baby. Hindi mawala-wala ang ngiti ni Belinda sa labi niya habang nakaunan siya sa dibdib ni Van. Maaga na, pero walang balak ang dalawa na bumangon. Belinda knows that she needs to work today, pero hindi siya nakaalis-alis sa yakap ng asawa. Belinda really loves every time Van hugs her like this. Layong mariing yakap, pero kahit na sobrang riin noon ay ramdam pa rin niya ang pag-iingat. May trabaho ka ba ulit ngayon? Belinda can't stop herself from asking that. Pansin niya kasi na medyo nagiging abala ito ng husto araw-araw. Belinda didn't know where Van exactly works, but based on what Van always said, sa labas siya nagtatrabaho. Siguro ay meeting o mga bisita sa site. Belinda looked at Van nang marinig nito ang malalim na buntong hininga niya. Van looked at Belinda. Hinawakan ni Van ang pisngi ni Belinda at hinaplos iyon. I want to marry you again. So, will you allow me if I am going to marry you again? Instead of answering Belinda's questions, iba ang lumabas sa bibig ni Van. Hindi nagawang pigilan ni Van ang sarili na sabihin at itanong ang bagay na iyon. Van really can't stop himself from thinking about their relationship. Hindi rin maiwasang isipin ni Van kung anong magiging reaksyon niya kung malaman niyang peke ang kasal at hindi naman talaga sila mag-asawa. Mukhang nawala na nga talaga ng tuluyan si Van sa sarili para itanong ang bagay na iyon gayong may fiancé siya at marami pa siyang kailangang tapusin at ayusin mula sa kanyang pamilya. His mother will never like the idea of ending his engagement with the Acostas, at mas lalong hindi nito magugustuhan kung sasabihin niyang gusto niyang si Belinda ang pakasalan at gawing may bahay.
Hindi nakapagsalita agad si Belinda sa gulat. Hindi pa rin siya makapaniwalang sinabihan siya ni Van ang tatlong salitang iyon, tapos ngayon naman ay sinabihan siya ni Van na magpakasal ulit. Hindi sa ngayon, pero kung aalukon ba kitang ikasal tayo ulit, gusto mo bang pakasalan ako ulit? Van asked while looking and watching Belinda. Belinda hugged Van tightly. Binaon ni Belinda ang mukha sa leeg ng asawa at parang ayaw nang matapos ang araw na iyon. Wala na talagang paglagyan ng saya sa nararamdaman ni Belinda. Sa sobrang saya niya pakiramdam niya parang hindi na totoo ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. Gusto kitang pakasalan ulit. Gusto ko, sayo lang. Hindi na napigilan ni Belinda ang umiyak sa sobrang saya. Van sighed and pulled Belinda to see her face, pero naging mariin ang yakap ni Belinda rito. Belinda, Van gently said her name. Nakakainis ka naman, eh. Bakit ba palagi mo na lang akong ginugulat? Bakit ba palagi mo na lang akong pinapasaya? Parang batang umiiyak na si Belinda kay Van. Van chuckled and said, nasabi ko na bang mahal kita? Hindi na napigilan ni Belinda ang kurutin ng tagiliran ni Van. Hindi na pumasok si Belinda ulit when she learned that Van didn't have anything to do today. Tinawagan ni Belinda si Leah at mabuti na lang at mukhang hindi pumasok si Manager Cecilia sa trabaho, pati raw noong isang araw ay hindi rin ito pumasok. Medyo nang hinayang lang si Belinda dahil pinagpag-yearan nila iyong project na tapusin, pero biglang dalawang araw ay hindi ito pumasok. Ako na po ang magluluto, Manang Rose. Ngayon lang napagtanto ni Belinda na kahit kailan pala ay hindi pa niya nagawang ipagluto si Van dahil palaging nakakapagluto ng maaga si Manang Rose. Hindi, ma'am. Ako na ang magluluto. Samahan mo na lang si Sir Van at si Sir Warren sa pool. Manang Rose said na agad namang inilingan ni Belinda. Mukhang may seryoso silang pinag-uusapan, Manang, kaya rito na lang ako. Saka, hindi po magagalit si Van kasi nasabi ko na sa kanya na ako ang magluluto. Kaka-rating lang din ni Warren at magkausap na sila ni Van sa pool. Pupunta nga sana si Belinda roon, pero hindi niya na ituloy nang makitang parang seryoso sila sa usapan. So instead of going there, dumiretso na lang siya sa kitchen, but when they were still in the room, nasabi na nga ni Belinda na siya na ang magluluto, na gusto ni Belinda na ipagluto si Van. Nakita ni Belinda na nagdadalawang isip pa si Manang Rose, pero sa huli ay pumayag din naman. While Belinda was busy cooking, masyado namang seryoso si Van at Warren sa usapan. So are you telling me na wala na sa isip mo ang paghigantihan siya? Come on, if you are telling this para manahimik ako at magawa mo ang plano niyo ng lolo at mama mo sa anak ng asawa ngayon ng papa mo, stop it, mariing sambit ni Warren habang iniikot-ikot ang laman ng wine sa baso niya. Kung hindi ka naniniwala, hindi kita pipilitin, pero gusto ko lang sabihin na iyon nga ang totoo. Pati nga ako ay hindi rin makapaniwala na tuluyan akong nahulog sa kanya gayong noong una ay talagang galit na galit din ako sa kanya, but, bro, she's too innocent to get hurt and get involved in this. Warren stared at his cousin. Mapaglaro ito lalo na sa mga babae, pero alam niya kung kailan ito seryoso at kitang-kita niya na seryoso siya ngayon. You have a fiancé and we all know that anytime soon you'll get married to your fiancé. Pati nga si Zay masasaktan din kapag nalaman niya na may kinakasama ka rito. They're both innocent kaya hindi kita gustong konsentihin. Ilang sandaling natahimik si Van dahil alam naman niya ang bagay na iyon. I will try my best. Uunti-untiin ko si Mama. Ang inaalala ko lang naman ay baka magalit siya at mag-hysterical. I don't want to trigger her depression again and if she learned that I was already in love with Belinda, I will give her too much thinking again. After that, they both stopped and became silent. Sabay pang ang bumantong hininga. I'm really in love with her. I'm relaxed and all every time I'm with her, and you know that this is all my first, Warren. First time kong mabaliw. First time kong sumuwi kay Lolo. First time kong gustong ipaglaban ang gusto ko. Napasulyap si Van nang makita ang nakangiting si Belinda na papalapit sa kanila. She was holding a tray with food. Damn it! She's so beautiful, Warren. I'm frivitsking really crazy to fall in love with the daughter of my dad's second wife, wala sa sariling sambit ni Van. Warren looked at Van and then at Belinda. So technically, she is your stepsister, Warren can't help but say that. No,
She's not. She's gonna be my wife for real. Not now, but I'll make sure of that. Van seriously said bago tuluyang makalapit si Belinda. Ibaba na sana ni Belinda ang tray na hawak ng hilahin siya ni Van at hinalikan. Van, nanlaki ang mata ni Belinda at nahihiyang tinignan si Warren. Napailing na lang tuloy si Warren sa kinikilos ng pinsan. Huwag mo yang pansinin, malungkot ang love life niyan. Van suddenly said and hugged Belinda in front of Warren. Gag! Ayusin mo muna buhay mo bago ka magyabang. Sambit na lang ni Warren at nilagok ang laman ng hawak na baso. Ah! Van looks like a child when he opens his mouth habang naghihintay sa isusubo ni Belinda sa kanya. Halos mapangiwi si Warren habang nakatingin sa pinsan nito. Belinda and Van are sitting in front of Warren at kitang-kita ni Warren kung gaano kalandi ang pinsan niya. Wala ka bang kamay at nagpapasubo ka pa? What the Van? Hindi na maiwasan ni Warren ang sabihin ng subuan. Inggit ka lang, wala ka kasing ganito. Inakbayan pa ni Van si Belinda at ngumisi ng nakakaloko. Napailing na lang si Belinda at siniko si Van sa kalokohan niya. Warren still can't believe it. Hindi siya makapaniwala sa mga galaw na pinapakita ni Van, pati nga ang mga sinabi nito kanina ay talagang parang hindi siya. Ilang buwan lang silang hindi nagkita, pero sobrang laki na ng pinagbago ni Van. Van is too serious in everything. Babero at walang pakialam sa nararamdaman ng mga nakakasalamuhan niya, kaya talagang ang tanawin na pinapakita ni Van kay Warren ay nakapanibago. Marami namang kwarto rito kaya bakit kailangan mo pang mag-check-in sa hotel? Van suddenly asked Warren, kung mananatili ako sa bahay mo ng matagal, I'm sure Tita will surely know na lumalapit na naman ako sa'yo, Warren said. Napainom si Van sa narinig niya. Hindi gusto ng mama niya na nakikisalamuha pa si Van sa mga pinsan niya sa ama niya, but Van is really fond of his cousin on his father's side. Bakit? Bawal ba? Belinda didn't help, but asked. Nagkatinginan si Warren at Van. Van caressed Belinda's shoulder. My mother hates my dad at nos asama sila sa galit ni mama, pag-amin ni Van kay Belinda. Gusto niyang kahit iyon lang ay maging totoo siya. My father cheated on my mother years ago. I was 17 at that time. They divorced, and my father married another woman. That made my mom so angry na talagang pati ang buong angkan ni Papa ay galit siya. Umakang ang labi ni Belinda. Mabuti at hindi ka galit sa mga pinsan mo. Alam kong wala ako sa lugar para magsalita, pero mali namang idamay sa galit ang mga taong wala namang kasalanan, hindi ba? Hindi maiwasang sabihin ni Belinda iyon. Bigla tuloy natuwa si Belinda dahil nakikita nito ang closeness ng magpinsan gayong may ganoon palang nangyari. Belinda can't help but sigh when she remembers her cousins, lahat sila ay halos hindi siya pinapansin. Mas close pa nga ang mga pinsan ni Belinda sa mga stepsister niya. Habang si Warren at Van naman ay hindi maiwasang magkatinginan sa sinabi ni Belinda. What if you are wrong? What if I am also like my mother na dinadamay ang mga wala namang kasalanan? Hindi na nagawang mapigilan ni Van ang itanong iyon nang silang dalawa na lang ni Belinda. Napanguso si Belinda sa narinig. May parte sa kanya na nagulat. Hindi siya makapaniwala na natanong ito ni Van, gayong kitang-kita naman na wala siyang galit at hindi nito dinadamay ang mga pinsan niya sa galit, she didn't really get what Van really means. I can see your closeness with your cousin at alam kong hindi ka ganoon. I don't want to invalidate your mother's feelings, but being angry at a person that didn't do anything wrong to you. I know you can't do that. Sobrang bait mo nga, eh. Mabigat ang dibdib ni Van nang marinig ito. Paano niya sasabihin kay Belinda na mali siya, na hindi siya mabait? For Belinda, it's just a simple conversation, but for Van. It was serious and awkward. After that whole day, Van needed to go to Tagaytay again. Kung ganoon sa apartment na lang ako magpapalipas ng gabi. It feels empty if you are not here, Belinda said when Van said that he needed to go somewhere for some business. Walang magawa si Van kundi magsinungaling ulit. Van said that it was an emergency meeting so he needed to go right away. Okay, tahatid na lang kita roon, Van said and can't stop from smelling Belinda. He is hugging Belinda from the back, and his face is in Belinda's neck. Nagsusuklay kasi ito at nasa harap ng salamin.
Hindi maiwasang mapangiti si Belinda nang makita ang posisyon nila ni Van, reason why she got her phone and captured their reflection in the mirror. Narinig ni Van ang tunog ng camera kaya napaangat ang tingin niya. "You took a picture of us," Van asked while still hugging Belinda. Tumango si Belinda. "We still don't have a picture together, maliban sa wedding picture natin." Hindi maiwasang mapanguso ni Belinda habang sinasabi iyon. "Give me your phone," Van suddenly said. Belinda gave her phone, but still confused. Hanggang sa iharap ni Van ang camera sa kanila, "Smile," Van whispered while looking at Belinda's camera phone. Tumunog ang camera nang hindi nakatingin agad si Belinda kaya hindi maiwasang tignan ni Van si Belinda nang nakakunot. "What? You're staring at me too much. May dumi ba ako sa mukha?" Agad na umiling si Belinda. "Walang dumi, ang gwapo mo lang kasi," Belinda said while smiling and then gave Van a kiss on his cheek. Napasinghap na lang si Van sa narinig at sandaling natigilan. This is not the first time that Van is hearing those words. Maraming tao na ang nagsabi na gwapo siya, but it was the first time that he felt something like nahihiya.